daming gagawin. Parang walang katapusan ng trabaho. Sa totoo lang, walang katapusan ng trabaho. Hello Philippines! Hola España! Gilid nito. Yan, yung mga dahon na yan. Nakikita nyo. Yan, papunta doon yan. So, gagawin kong unahin ko to bago mag-map. Yan. Yung dalawa kong kasama. Wala, pangulit lang yan. So, umpisa tayo. So nalinis ko na, natanggal ko na rin yung mga dahon na yon. Kasi kahapon, ang lakas kasi ng ulan kahapon ng ulan. Ang lakas ng hangin kahapon ng hapon hanggang kagabi. Kaya yung mga dahon na galing doon sa labas, lalo pagdadaan yung ipo-ipo, dadalhin dito yung mga dahon. Kaya minsan sa isang araw, dalawang beses ko magwalis, umaga at sa kahapon. Depende na rin sa ano sa mga dahon na tatanggalin ko. Lalo ngayon na parating na yung utom. Alam niyo naman, pagka hindi pa talaga season ng utom, nag-a-advance yung mga dahon na maglalagas. Kasi ngayon, ang utom kasi ibig sabihin niya ay tagalagas ng dahon. Yan ang mainis ako niya sa ganyang trabaho dahil pabalik-balik, mga dahon pa rin ang walisin mo. Kaya lalo pag mag-umpisa na mag-ulan-ulan, yan ang bilis mahinog yung mga dahon. Kaya ngayon, ang susunod kong gagawin yung tain naman ng mga ibon. Ay sorry, ipot pala ng ibon, yun ang naman tanggalin ko. Walisin ko tapos mapan pagkatapos kasi ang ano para matanggal to kasi parating na naman yung mga boss namin dito tong weekend na to. Kaya ito umpisahan ko na naman tong maglinis dito. Tapos pagkatapos ano nito may kwentuhan tayo ulit ha para kung ano nga ba sa palagay niyo kung trabaho niyo to, kung sa atin to, kung ano sa palagay niyo ang pag ganito ang trabaho na madatnan niyo. Lalo nga sinasabi nila abroad daw. Pero ito yung trabaho mo. Hindi lang to, marami pa talaga ang dapat mong gawin. Kasi nga, binabayaran tayo na hindi naman natin alam na, hindi naman pag nag-apply tayo ng ganitong trabaho, hindi naman ilagay nila lahat na ito trabaho mo, ito, isa-isahin. Hindi naman naka-itemize, baga. Pero pagdating mo dito, yun pala, ganito ang gagawin mo. May dami ng dagdag. So, mamaya, pag-usapan natin yan. Tapos map natin gamitin niya sa paglinis doon. Ayan, may tubig na yan nilagyan ko na. Una pwede sa kabila. Ito tanggalin nila dito sa map kasi mamantsa rin yan. Dito pa sa kabila. Una. Medyo marami-rami dito. Ayan, mga nandiyan nila.
masyadong maraming import dito ng mga ibon. Meron pa doon, daanan natin yan doon mamaya. Ito kasi sila sa mga madapo sa ano eh. Mga sungay ng usa, hindi naman nagmadapo. Ito isunod natin pag ano kasi nagdilig ako to kanina. Ano dito yung katas nitong lupa dito dumadaloy. Kaya yan, mancha yan. So ano na ito to. Mapan na rin to. Lipat sa kabila. Kunti lang din yun. Tapos matapos yan doon, magano na tayo. Magputol ng kunti lang naman yung halaman yan na tatanggalin ko. Kaya sandali lang din matapos yan. Hindi matanggalin pala yung mga ano nga, natutuyong mga bulaklak. Lipat sa kabila, lipat muna tayo dito. Ayun, dito lang, kunti lang yan. Kasi dito rin siya natutulog sa taas. Diyan natulog yung mga ibon na yun kapag sa gabi. Ayan, dito yung dumi. Tumapa natin saglit lang yan. Makulimlim at saka lumamig na nagkantay kami ng ano itong sunod linggo magkaroon ng ulan yata dito kasi yun ang prediction ng weather forecast nila dito magkaroon ng ulan so sana nga para makaramdaman lang ng tubig ulan itong mga halaman na to. Finish na tayo dito. Doon tayo sa kabila na naman. Yun yung pinakahuli natin doon gawin. Finish na tayo dito. Let's go sa kabila. Doon tayo sa kabila. Ito na lang yung huli nating tatanggalan ng mga tuyong dahon. Hindi pa rin yung dahon. Parang mga pwede na siguro tuyong dahon. Tingnan nyo na ito ma'am pagdating natin dito. Ito yun. Ito yung tatanggalin natin. Natutuyo lang. So, dalawang puno lang naman to dito. Okay na to.
Ito. Ito na. Lipat sa kabila. Mayroon pa isang puno doon. Mayroon isang puno doon. Yun ang tanggalan natin. Tapos, kwintuhan tayo. Ito yun. Pero hindi naman masyadong marami siya tatanggalin. Ayan. Ano natin. Pili-piliin na natin yung medyo tuyo. Kung ano pangalan nitong halaman na to. Maganda to siya kasi lumalaban to sa ano ha, malamig at saka sa init. Saka ang time na namulaklak nito, yung ganitong tag-init na, yung summer baga. Yun na yung lalabas yung mga bulaklak niya. Kahit pa paano, kahit summer dito, nakikita ang mga kunting mga bulaklak na lumalabas. So ito yung halaman na to. Tapos nito, wintuhan tayo kung ano sa palagay nyo ang trabaho. Madatnot mo nga ganito. Iba-ibang trabaho pala. Okay na. Tapos na. Okay. Time na para magwintuhan tayo. Tapos na. Ito na yung naputol ko. Diyan lang muna yan. Wintuhan muna tayo mamaya. Itapon ko yan pagkatapos natin magwintuhan. Nasa nabanggit ko kanina, di ba, na pagka nag-ano tayo ng mag-plano tayo na mag-apply ng ganito trabaho sa lalo na sa dito sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa trabaho natin na yung kumbaga, hindi ka professional, hindi ka, ibig kong sabihin, yung, halimbawa, doktor ka, nurse ka, na mag-apply ka sa ibang bansa, at least alam mo yung trabaho mo na pupuntahan mo dahil pagdating mo doon sa ibang bansa, nurse ka pa din, kagaya sa atin, sa akin dito, sa amin dito, na ang ino-offer talaga ay yung bahay, bahay ang trabaho. Pagdating nito ay sa bahay ka magtatrabaho, yung in English nga lang eh. In English lang nila yun na sabi daw household, pero kung intindihin mo yung pagkasabi na household, bahay ka talaga mapupunta. So expected mo na yun na pagka household ang trabaho mo o sa bahay ka, ang dami talagang trabaho, ilalo sa amin dito dahil ang ano namin dito, rest house kami ang caretaker. Pero kung tutuusin yan, kung sa salita ng Bisaya ayan, ikaw ang taga-bantay, ikaw ang gwardiya, ikaw taga ano dito, kung anong ikaw magiging tao kayo sa bahay na to. So yun yung ibig sabihin ng caretaker at saka yung household, pinapa-English lang eh. Alam mo naman tayo pagka sa ano, doon tayo pupunta sa English para maganda at pakinggan yung pagkasabi. So halimbawa, kung ikaw na babalak na mang ibang bansa sa trabaho na ganitong sa bahay ka talaga, expected mo na talaga yan na yung trabaho mo, hindi lang yan dalawa, tatlo ang trabaho mo. Marami pa talaga ang gagawin mo. Nasa link yan, yung trabaho ko na 10-in-1. Nasa baba ang link para nabanggit ko na rin yun doon kung anong mga trabaho ang mayroon. Tapos anong oras kayo matatapos. Kami dito matatapos pag weekend. Matatapos kami ng alas 12 ng gabi. So, late talaga. Tapos ang kain namin yan, late din. Kasi siyempre, pagkatapos ng kakain mga amo, kami naman. So late na talaga. Abot kami ng alas 4. Yan ang ano, kain dito. Pero hindi pa kami gutom dahil nasa kusina kami. Yung mga pagkain doon, pwede naman kaming kukuha. Yung mga tikim-tikim lang. So ito yung trabaho ko na ito way best nga. Preparation na naman to dahil weekend na naman halos. Para mag dating nila dito. Hindi naman mukhang squatter tong ano natin, trabaho natin. Hindi ko naman ano na marumi talaga yung squatter. May squatter naman mga ano, malinis. So nakakaya naman dahil yung servisyo nga natin binabayaran. Kaya tuparin natin yung trabaho natin dito. So ulitin ko, pag nagbalak kayo na mag-ibang bansa, magbaon kayo ng trabaho medyo maraming alam. Eh dito kasi,
lalo kami dito caretaker nga taga-bantay. Ang dami talagang ginagawa namin dito. Gaming gagawin, parang walang katapusan ng trabaho. Sa totoo lang, walang katapusan ng trabaho. Parang naano mo na, ay natapos ko na to, pero mamaya mayroon ka pang gagawin. Itong trabaho na to, natapos ko to, pero mamaya mayroon pa akong gagawin. Ito lang yung ano, yung kung saan ako maluwag na trabaho, yung ginagawa ko. Doon ako nagba-vlog, doon ko kukuha ng video, pero pagka talagang sa English pa hectic ang schedule, yung nagipit na talaga sa schedule, din ako nagba-vlog. Iwan ko na lang yan sa darating na araw dahil magiging sagabal din kasi sa trabaho pagka nag ano ka nang vlog. Buti kung may cameraman tayo, wala. Wala kang cameraman eh. Kaya lipat doon kamera. Ngayon sabi ko nga natin, lipat kamera doon kung saan ka pwedeng gagawa. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit ako hindi nagbashare o nagbablog pag maraming trabaho. Pagka hindi ako nagpapalabas ng maraming video sa aking channel na to, ibig sabihin yan dami kong trabaho. Pero pag sunod-sunod naman yung mga ano ko, yung mga vlog ko na ipapalabas, ibig sabihin yan medyo maluwag ako sa aking mga ginagawa. So dito na lang ako kasi sabi ko na kanina may gagawin pa ako. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin dahil nandyan po kayo lagi. God bless po sa lahat. Ingat. God is good.